Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Happy Lord's Day. Happy Sunday po sa inyong lahat. Please allow me to introduce myself. Ako po pala si Emmanuel Infinado. You can call me Brother Iman. Ako po'y kasalukuyang OFW dito sa bansang South Korea. Mga bagong bayani daw, ika nga. So, ako po'y nagagalak ngayong naipabot sa inyo ang apologetics topic na ito, na siyang nakakatulong sa atin sa pagpapalago, pagpapalalim, pagpapalawak at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pero bago ko po umpisahan ang talk na ito, ako po ay nag-anyaya sa inyo ng kaunting panalangin. Let us put ourselves in the holy presence of God, the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Loving Father, giver of all that is, help us to remember that every gift we have comes from you. Expand our vision so that we can appreciate your goodness in the world around us. Jesus, our Redeemer, you are the path to the treasures of our hearts and souls. Strengthen our commitment to be a Catholic faith defenders and deepen our capacity to share your truth with those in our care. Holy Spirit, love divine, all life and energy flows from you. Illuminate our thoughts and intensify our desire to grow ever deeper in our faith. We lift up our prayers to you, Father, Son, and Spirit, in humility and hope. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bago po ako magsimula, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. So, sisimulan ko na po ang topic na ito, ang tunay na Iglesia. Hindi alintana sa panahon natin ngayon na mga sikta ng relihiyon na ipinapalaganap sa na sila ang tunay na Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Paano nga ba natin maipagtatanggol ang ating tunay na pananampalataya o tunay na simbahan? So, atin pong hihimay-himayin at tatalakayin at kung paano sagutin ang mga objections ng ating ibang kaibayo ng pananampalataya. So, una no, ang iglesyang, ang Santa Iglesia ay nagtuturo na si Kristo, na siya ay nasansanlibutan pa, nagtayo ng isang iglesia lamang upang magpatuloy sa kanyang gawain sa pagtuturo, pangangalaga, at pagpapabanal sa kanyang mga nasasako. At ito ay nalalaman natin na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. At si Kristo ay naglagay ng kanyang iglesia na apat na mga tanda. Una, iisa o pagkakaisa. Pangalawa, banal o pagbabanal. Pangatlo, katolika o universal. At pang-apat, apostolika o mga apostol, upang makilala ng mga magsusuri nito mula sa samahan na tatag lamang ng tao. Ang Santa Iglesia ay siyang laganap na instrumento ng kaligtasan at kailangan upang maligtas ang tao na umugnay nito. Tandaan, ang sino mang makakaalam na ang Iglesia Katolika ang siyang tunay na Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo at hindi siya pasasakop nito, o kaya ang kanyang mga nasasakop ay hindi mananatili dito, ay hindi maliligtas. Para sa kanyang nasasakop ay kailangan ang kanilang pananatili hanggang sa katapusan, sapagkat kung hindi ay mas matindi ang paghuhukom ng gagawin sa Diyos sa kanila dahil sa kadahilanang sila ay nakatanggap na ng mga maraming biyaya.
So, ang tanong dito guys, sapat na ba ang isang samahan na nagdadala ng pangalan ni Kristo? Tunay na agad na kay Kristo sila? Yun ang katanungan guys. Sagot natin dyan, hindi. Sapagkat ang pangalan lamang sa pagkikilala ng tunay na iglesia, si Kristo ay nagbabala na marami ang magdadala sa kanyang pangalan upang iligaw ang kanyang bayan. Atin pong mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 24, talata 4 hanggang 5. Magbantay kayo at huwag kayo palilin lang kahit sino man sapagkat sa aking pangalan ay maraming tao ang darating na magsabi, ako ang Mesiyas at marami ang ililigaw. Atin pong itutuloy sa disim na kabanata pa rin mga kapatid, talata 24, sapagkat magsisilitaw ang mga bula ang mga Mesiyas at mga bula ang mga propeta, gagawa sila ng mga dakilang tanda na kababalaghan upang iligaw ang hinira ng Diyos kung magagawa. At sa ganun din yung Ebanghelyo ni San Mateo, mababasa din natin mga kapatid sa Kabanata 7, talata 21 hanggang 23, hindi ang lahat na nagtatawag sa akin ng pangalan ng Panginoon ay siyang makakapasok sa kaharian ng langit. Kung darating na ang araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay ipapahayag namin ang mga salita ng Diyos? At sa pamagitan ng iyong pangalan ay pinapalayas namin ang mga diablo. Gumawa kami ng maraming mga milagro. Ngunit ako'y magsasabi sa kanila, hindi ko kayo kilala, umalis kayo sa ng mga makasalanan. So, paano natin makikilala ang tunay na iglesia? Ang sagot dyan ay may dalawang paraan upang makikilala natin ang tunay na iglesia. Una, ito ay tatag mismo, ito ay kay Kristo mismo ang tagapagtayo. At pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang apat na tanda. Ang pagkatatag ng iglesia ay pinapaalam ng mga propeta. Doon pa sa Lumang Tipan, mababasa natin sa sulat ni Daniel, Kabanata 2, talata 44. Sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos ay magtatag ng isang kaharian na hindi magigiba. At natupad ba ito mga kapatid? Yes, natupad ito sa pagdating ni Kristo. Ating babasahin ang Ebanghelyo ni San Mateo, talata 16, talata Kabanata 16, talata 18 hanggang 19. Ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, kahit ang mga pintuan ng Hadis ay hindi makapapanaig laban sa kanya. So dito ay maintindihan natin na ang tunay na iglesia ay una, itinayo ni Kristo. Pangalawa, itinayo ni Kristo kay Pedro at sa kanyang mga sumusunod na mga kahalili bilang makikita na pangulo. At pangatlo, na ang kanyang iglesia ay mananatili at hindi mawawala. Na ang iglesia katolika lamang ang nagtataglay ng tatlong kalipikasyon na ito ng tunay na iglesia ay madaling mapapatunayan. Na ang iglesia katolika itinayo ni Kristo, siyempre mapapatunayan natin yan sa standard na referensya. Kung babasahin natin ang kasaysayan na walang pinapanigan. Ganito ang ating mababasa mga kapatid. Sa World Almanac, Book of Acts, page 342. Ating babasahin mga kapatid. Edition 1986 edition. Roman Catholics traditionally founded by Jesus Christ who named St. Peter the first vicar. Historically, in the early Christians proselytizing and the conversion of the Imperial Rome in the 4th century. Yan guys, malinaw. Dadagdagan pa natin mga kapatid. Sa Philippine history, A Unique Nation by Sonia Zaidi, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, the religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ayan guys,
Marami pa tayong mga patutuon yan. At kung babasahin natin lahat, ay wala na tayong oras. So, tanong, sapat na ba ang isang samahan na nagdadala ng pangalan ni Kristo? Tunay na agad na siya kay Kristo? Yan. Kahit ng mga kapatid natin na mga iglesia ni Kristo, ni Manalo, may opisyal sila na magazine na mababasa natin sa Pasugo Magazine, July to August 1988, page 6. Kahit ang kasaysayan ng daigdig ay nagpapakita ng direktang karugtungan sa panahon ukol sa Iglesia Katolika at ng mga apostol na ito ay magmahatid ng konklusyon na Iglesia Katolika ay siyang tunay na iglesia na tinayo ni Kristo. Ayan po, malinaw sa kanilang Pasugo Magazine. So, ano ang mga tanda ng tunay na iglesia? Ang tunay na iglesia ay may apat na tanda. Atin mo nang babasahin mga kapatid ang ating magisterium. Ito ang tinatawag na Catechism of the Catholic Church, Article 9, Paragraph 3. The Church is one Holy Catholic and Apostolic Church. This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one Holy Catholic and Apostolic. These four characteristics, inseparably linked with each other, indicate essential features of the Church and her mission. The Church does not possess them of herself. It is Christ who, through the Holy Spirit, makes His Church one Holy Catholic and Apostolic. And it is He who calls her to realize its of them qualities. Yan po, malinaw na mga kapatid na hindi dapat paghihiwalayin ang apat na tatak ng tunay na simbahan. So, paano natin ipapaliwanag ang apat na una? Sorry. Una mga kapatid, isa o pagkakaisa. Ang ibig sabihin nito ay si Kristo ay nagtatag lamang ng isang iglesia at hindi marami at iglesyang ito ay magkakaisa. Nung si Jesus ay nananalangin, ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 17, Talata 11, Banal na Ama, bantayan mo sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan na iyong binigay sa akin upang sila ay magiging isa tulad ng ikaw at ako ay iisa lamang. At gayon din mababasa natin sa sulat ni San Pablo sa Efeso, Kabanata 4, Talata 4 hanggang 5. Una, pagkakaisa sa pananampalataya na ang lahat ng mga miyembro ay mananampalataya sa isang aral na tukrina. Sa Efeso, ating mababasa sa Efeso 4 hanggang 5. May isang katawan lamang at iisang espiritu at ang isang pag-asa. May isang pangalan lamang, iisang pananampalataya. Yan. Ang pangalawa mga kapatid, pagkakaisa sa pamumuno na ang lahat na nagkakaisa sa ilalim sa makikita na pangulo na itinagubili ni Kristo, na sila ay magiging isang kawan na lamang sa ilalim ng isang pastol. At si Kristo ay nagsabi kay Pedro, pangalagaan mo ang aking tupa, pangalagaan mo ang aking tupa. Pangatlong bisis po niyan binanggit, tinagubili ni Jesus. At ating mababasa sa pangatlong bahagi ay ang pagkakaisa sa pagsamba. Ang lahat nagkakaisa sa isang paraan ng pagsamba sa pamamagitan ng isa lamang na sakripisyo. Ating mababasa sa Gawa Kabanata 2, Talata 42, at ginugol nila ang kanilang panahon sa pagkikinig sa mga aral at doktrina ng mga apostol at sa pagputol-putol, tinapay at sa mga panalangin. Pangalawang tanda, banal o santa. Ating mababasa mga kapatid sa 1 Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang hinirang ng mga mamamayan, ang mga saserdoting makahari at ang mga banal na bayan.
ang iglesia ay banal sa mga sumusunod sa kadahilanan na una, si Kristo, ang kanyang tagapagtayo ay banal. At ang batis ng kabanal-banalan ating mababasa sa Roma, Kabanata 11, Talata 16. Kung ang unang piraso ng tinapay na inihandog sa Diyos ay banal, banal din ang kabuuan nito. At kung banal ang ugay ang ugat ng kahoy, ay banal din ang mga sanga at bunga nito. Pangalawa, ang iglesia ay nagtuturo ng mga banal na aral. Si Jesus ay nagutos sa Mateo Kabanata 28, Kabanata Talata 20. Turuan ninyo sila sa pagsunod ng lahat ng mga inuutos ko sa inyo. At ang pangatlo, ang iglesia ay nagtataglay ng pamamaraan sa pagiging banal na dilat iba't iba kundi ang sakramento na itinatag ni Kristo. Ating mababasa sa 1 Corinto 4:1. Itinuring kami sa mga sugo ni Kristo na pinagkatiwalaan ng mga pagkatagong katotohanan ng Diyos. At pang-apat, ang iglesia ay namumunga ng mga banal, ng mga santo. Ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, Talata 16. At pinili ko kayo pang humayo at mamunga ng maraming bunga, mga bunga na mananatili. Pero mga kapatid, ang iglesia, ngunit hindi ito ibig sabihin na ang lahat ng kanyang nasasakupan ay walang sala. O kahit na ang lahat ng kanyang mga pangulo ay ganap na sa kabanalan sapagkat si Jesus ay nagtuturo na sa kanyang kawan ay meron ding mga maraming makasalanan. Ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, Talata 47. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagis doon sa dagat na nanakakahuli ng lahat ng uri ng mga isda. So dito sa Santa Iglesia mga kapatid, hindi tinakwil ng Santa Iglesia ang mga nagkakasalan niyang mga miyembro sapagkat ang kanyang misyon ay tulad ng misyon ng Panginoong Hesus. Ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo pa rin, Kabanata 9, Talata 13. Hindi ako pumarito para sa pagtawag ng mga matuwid, kundi sa mga kasalanan upang sila ay magsisi. Pangatlo, Katolika o pagiging laganap. Si Jesus ay nagsabi, kaya humayo kayo sa lahat ng sangkatauhan sa buong sanlibutan at gawin ninyo silang aking mga alagad at binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo sila sa lahat ng aking ipinag-uuto sa inyo. Ayan. Dito maintindihan natin ang pagiging Katolika o laganap ng tunay na iglesia. Una, Katolika sa laganap o lugar. Pangalawa, Katolika sa turo at aral. Turuan niyo sila sa pagtalima sa lahat ng aking mga utos sa inyo. At pangatlo, Katolika sa panahon. Ako'y suma sa inyo sa lahat ng panahon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan po mga kapatid. Sa 2 Tesalonica, mababasa po natin na ang pagkakatolika ng tunay na iglesia ay hindi absoluto o ganap sa dahilang may mga tao na ayaw tumanggap sa katotohanan. At mababasa sa 2 Tesalonica 2:10-12. Excuse me, sapagkat hindi tinanggap na at minahal ang katotohanan na makaligtas sana sa kanila. At ating mababasa sa Isaiah 2:2, sa darating ng mga araw ang bundok na kinalalagyan ng templo ay magiging napakataas sa lahat at maraming mga bansa ang maligayang hahayo tungo sa kanya. Ika-apat na marka na po tayo mga kapatid. Apostolika, ang ibig sabihin nito, ang tunay na iglesia ay walang batid na dugtong sa kanyang mga pangulo na nagmula po sa apostol. Ang mga apostol ay ginawa ni Kristo na ang mga pangulo sa kanyang iglesia. Mababasa sa Episodio 20, itinayo kayo sa saligan ng mga apostol. At sila ay dinaramta ni Jesus ng kapangyarihan sa pagtuturo, pamumuno, pagpapabanal. Ating mababasa sa Juan 20:21. Kalintulad na ako ipinadala ng Ama, ako rin ay magpapadala sa inyo. Ngunit sa gitna ng mga apostol, pinili ni Kristo si Pedro na maging pinakamataas na pinuno ng kawan. Ikaw si Pedro at sa ibabaw ng batong ito
ay tatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makapanaig laban sa kanya. At ibibigay ko sa iyo, ayan, para kay Pedro to ha, ang mga susi ng kaharian ng langit at ang iyong ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit. Kung ang ipagbabawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Kaya mga apostol ay pinadala ni Kristo upang umayo sa iba't ibang dako hindi bilang mga tao na walang karugtong sa isa't isa, kundi isa ilalim na palagi kay Pedro bilang pinakamataas na pangulo. Si San Anselmo na isang santo ng Santa Iglesia ay nagsabi, Ubi Petrus, Ibi Iglesia. Na ang ibig sabihin ay ganito, kung saan si Pedro namumuno sa pamagitan ng kanyang makalili na walang iba kundi ang mga Santo Papa ay nandun din ang Iglesia. Ang kapangyarihan sa pagtuturo, sa pamumuno, pagpapabanal ay pinasa ng mga apostol sa mga kahalili na sila mga obispo ng Iglesia. Ating mababasa sa Gawa 14, alata 23, sa bawat Iglesia ay naghalal sila ng mga pangulo at kalakip ng mga panalangin at pag-ayuno ay kanilang inihabilin sila. Ninihabilin sila sa Panginoon. Dito natin makikita ang sumusunod pinili na naging una pa kaysa kanila. Ating babasahin ang 2 Timoteo 2:2. So ayan po mga kapatid, malinaw no na natunghayan natin ang apat na marka ng Santa Iglesia. Makikita po natin dito na gano'n na lamang ang tiwala ni ni Jesus sa kanyang alagad na si Pedro. Ultimo susi ng kaharian ng langit, kapatid, ay binigay sa kanya gayon din ang otoridad upang magbawal at magpahintulot. Kaya kung hahanapin po natin ang tunay na iglesia, doon na tayo sa iglesia na naroon ang susi ng kaharian ng langit. Ang apostolidad o apostolicity ng ating simbahan ay naitala na sa iba't ibang libro ng kasaysayan. Kung tatanungin mo ngayon si ni Ginoong Felix Manalo, kung ang iglesia niya ba ay tatag ni Kristo ng mga apostol ay walang maipapakita yan, huwag po tayo maniwala doon sa mga akusasyon nila. Kung nasaan si Pedro, nandun din ang tunay na iso. Kung hahanapin natin ang tunay na iglesia, dapat isaalang-alang natin ang apostolic succession. Dahil sila lamang binigyan ng otoridad upang magbawal at magpahintulot, hindi si Ginoong Felix Manalo, si Ginoong Kibuloy at Ginoong Elis Riano. Dahil ang mababasa sa Mateo 18:18, tandaan ninyo, anumang ipagbabawal niyo dito sa langit, dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. Anumang ipahintulot niyo dito sa lupa ay pinahintulot sa langit. Ito yung mga 11 apostles, guys. Kalakip na si Pedro dito pang dusi na apostoles. Pero special ang kay San Pedro dahil may nabanggit talagang pagbibigay ng susi ng kaharian ng langit. So, ang konklusyon natin dyan ay naipapakita na natin ang simbahang Katolika na ang isang tunay na iglesia natin ay yun ang ating Panginoong Hesukristo. Wala na ang ibang pangmaslaga na pa sa mundo kung hindi ang simbahang Katolika. Napatunayan natin na ang apat na marka ng tunay na iglesia ay ang Catholic Church. Ang kasaysayan ng simbahang Katolika ay nagbibigay ng katibayan ng mapaghimala na lakas, pananatili sa kaayusan at walang pagbabago. Ito ay nagpapakita sa mundo na nasa ilalim ito ng espesyal na pangangalaga ng Panginoong Hesus ng Diyos. Ang Iglesia Katolika ay nagpapatunay na hindi maaalis sa kasaysayan ng halos na 2,000 taon na laban sa iba't ibang uri ng ating bilang na mabibigat na kaaway dulot ng masasamang balak ng Diablo. Ang simbahan ay nagdusa mula sa pag-uusig at ilang miyembro na tumalikod nito at mula sa pagkahati-hati at heresiya sa loob ng sarili nitong hanay, gayon naman ay nagbubuhay ito ng matatag na marangal. So sa kabila ng katiwalian at pag-uusig, sa kabila ng pinagsamang pwersa ng kasinungalingan at kasamaan, ang iglesyang tinatag ni Kristo ay patuloy na namumuhay at isikatuparan ang layunin nito na ipalaganap ang buong mundo ang ebanghelyo gaya ng pinangako sa katagapagtatag ni kapangyarihan ng impero ay hindi makapanaig laban sa kanya, Mateo 16:18. Ang Diyos lamang ang maaring magpanatili nito ng mahabang panahon. Nasusubaybayan nito ang kasaysayan at pagkabulok ng bawat
pamamahala at mga erihe sa lupa na halos 2,000 taon na. Pagkatapos ng bawat pag-atake laban nito, tumaas ito at kailanman ay mananatiling nakatayo sa bato na kasama si Kristo. Dito po magtatapos ang presentation ko, mga kapatid. Harinawa tayo ay nakapag-unawa na at nalalaman natin ang katotohanan. Pro Deo et Ecclesia. Good morning.